Okay, so may re-review tayong motor ngayon, guys. Welcome back nga pala dito sa channel natin. Nung na-post nila yan sa Facebook nila yung motorsiklo na yan, kinabukasan, eh, sold out na agad. So ngayon, I'm hoping na andun pa din yung stock. Nabaybayan natin itong J.E. Clarin mula dito sa plaza. Ito yung plaza. Hindi naman kalayuan sa plaza to. Nasa unahan lang. Nasa ano, nasa kanto lang din kasi sila. Ayan, no? Ayan, ito yung dealership nila. Pero mukhang wala pa yata yung ano. Boseng, nining, abot nga Euro Marvel. Ang na-release na gani, ha? Ang duha nga, ang ginagin ng hapit. Hala, grabe dali as, ha? Ito guys, sniper na sniper talaga yung pormahan niya. Pati yung mga dimensions niya, para siyang sa Sniper 135 na ano, yung lapad niya tsaka yung taas niya. Pero yung pormahan niya, Sniper 150 talaga, oh. So this is Euro Marvel 125 na motorsiklo. Dito pa lang sa park light niya, oh, tsaka sa headlight niya, parang kuhang-kuha talaga yung korte. Sniper na sniper talaga, which is sobrang pogi, guys. Yung lapad niya, mas maliit ng konti sa Sniper 150. So dito naman sa panel niya, guys, makikita natin may speedometer, tapos may gear indicator na din siya. So 1, 2, 3, 4, meron siyang neutral, tapos yung turn signals mo, tsaka yung fuel indicator mo. Ito yung fuel indicator niya. So wala siya yung mga, kagaya nung sa Sniper 150 na may mga check engine, yung mga overheat indicator, kasi wala itong ECU itong motor na to, kasi carburetor to, eh. Pero ang kagandahan niya, guys, meron na siyang USB charging port. Ayan, no? And meron din siyang side pocket, guys. Of course, kasi may ano siya, which is designed para yata dito sa ano, sa USB charging port niya. It's very convenient kung nagcha-charge ka ng cellphone mo para may mapaglagyan ka naman. So sana nga lang nilagyan nila ng ano, no, ng takip. Halimbawa, pag nagcha-charge ka tapos umuulan, safe yung ano, yung cellphone mo. Tapos yung susian niya, parang sniper na sniper talaga yung korte. Tingnan niyo. So ito yung susi niya na parang sniper lang din talaga. And then same na same talaga yung ano, yung operation dito sa ano, yung pag-lock. Ayan. So yung side cowling niya, ayan, may ano na siya, parang designed para sa ano, aerodynamics niya. Ito dito. So meron siyang U-box. Medyo malapad yung ano niya, medyo malaki yung U-box niya. So parang yung isang buong palad ko, guys. Tas may konting ano. Ayan, ito yung fuel tank niya, guys, which is 4.5 daw na litro yung capacity, no? And knowing na 125cc itong motor na to, tamang-tama na yung 4.5 na ano, na tangke ng gasolina, kasi sobrang matipid naman pag 125cc yung motor, eh. Okay, so yan yung engine niya, guys. 125cc, air-cooled siya, single cylinder, naka 2-valve, tapos semi-automatic siya. Wala siyang clutch, no? So meron lang dito sa kabila yung kanyang handbrake. Tapos gaya ng ibang mga ano, semi-automatic, naka foot brake na siya. Ayan yung foot brake niya sa ano. Ito yung rear brake niya. So far dito sa ano, sa mga buttons and switches niya, high low indicator, tapos yung turn signals, and then yung busena niya, tapos yung ignition niya dito. Tapos ito naman dito, guys, ang kagandahan niya is meron siyang switch. Unlike si Sniper na hindi talaga siya napapatay yung ano, yung headlight. Pag nilagay mo yan sa gitna, or tinapat mo yan dyan sa gitna, yan yung park light niya. Pag ito naman sa headlight niya, so pwede ka mamili ng ano. And then of course, ito yung kaniyang view dito mula sa likuran. Ayan. So kuhang-kuha talaga yung korte ng fender ni Sniper 150. Tingnan nyo naman, guys. Okay, ito na ginawa nilang na parang ano, parang spring, para hindi maano, hindi masira pag natatamaan pag halimbawa bumababa ka. So suspension naman, naka-telescopic fork siya yung harapan niya, tapos yung likuran, ayan, naka-dual shock siya dito sa likuran, guys. Ito yung kanyang muffler. So sukat naman ng gulong sa likuran, 17 inches yung kanyang laki. Tapos dito naman sa harapan, guys, sukat ng kanyang gulong is 7090, tapos naka ano, 17 inches din, so same size. So disc brake. So speaking of brakes niya, guys, sa harapan naka disc brake siya, pero hindi siya ABS. Tapos sa likuran naman naka drum brake siya. Ayan.
And then kung mapapansin natin guys, yung swing arm niya, ito. Sniper 150 na Sniper 150 talaga. Sobrang dali lang talaga na pag-adjust ng kadena pag ganito yung design. Tapos yung height naman niya guys, yakang-yaka to. Kahit nga siguro 5 flat ka eh, kayang-kaya mo to. So ganito yung view mo kapag nakasampa ka na dito sa motorsiklo. So nag-light up na yung gear indicator niya. Napaka-responsive na kanyang throttle guys. Sobrang responsive ng kanyang throttle. Test drive natin to ngayon. So ganito yung view nyo dito sa Euromarble 125 guys. Let's go! Ay pag break in nga pala, hindi mo pa pala to dapat iabot ng ano. So medyo konting adjustment lang kung galing ka sa ano, galing ka sa mga clutching na motorsiklo ano. So yung manibela niya guys, stable oh. Nabibitawang ko. Walang ano, walang alog, walang kung ano man. So far yung handling niya is yung typical na 125 pero andun yung comfort. So ang presyo nito guys is 51,800. Akalain mo yun, nasa mga 50 mil lang. Meron ka nang ala sniper na motorsiklo. 125cc, matipid sa gasolina. Ito yung parang isang solusyon ngayon sa mga nagtataas ang presyo ng gasolina eh. Kung utangin mo naman, 55 yung down payment niya. Yung for 36 months is 2,475. Pero may rebate yan na 300 pesos. So bali nasa 2,175 na lang yung babayaran mo. Parang hotcake to. Andaling ano, ibenta. Baka nga bukas sold out na din tong unit na to na nilabas nila ngayon. Kasi ilang beses na tayong pabalik-balik dito. Hindi natin talaga naaabutan yung mga stocks. Kasi palagi sold out sila. Ito yung pangalan ng dealership dito sa Tagbilaran City, Mitsukushi. Sila yung ano, distributor din dito ng mga Euromotor, which is ito. SYM, Kiway, tsaka Makomoto ng mga motor. So ito yung mga dinidistribute at binibenta nila dito. Pasyal na kayo dito, Tagbilaran City guys. 50,000, may ala Sniper 150 na motor ka na. Tsaka napaka-smooth niya dalhin.